Sabi ni Amy, siya ay nananawagan ha sa kanyang kapatid na kumilos o italaga itong Department top officials ha and dismantle criminal syndicates within the government. O kita ninyo, sino ang nagsabing una niyan na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay naliligid ng sindikato? Di ba tayo? O ayan o, sinasabi na nila ngayon. Hindi lang yan sa Department of Agriculture. Napakaraming sangay ng gobyerno. Tingnan niyo yung sinasabi ni Enrile, yung binanggit natin kapon, yung si Mike Defensor, mga kaibigan. Isipin mo, wala namang papel yun, papel di hapon yun. Ha? Natalong kandidato yon. Tapos nando doon sa kwan, sa pulong official meeting, pangsyon ng Metro Manila Development Authority. Ano ba tawag nyo kay Mike Defensor? Eh di ba sumindikato yan sa panahon ni Gloria at sa panahon ni Duterte, mga kaibigan? Ngayon, eto nga ho. Ngayon, sinasabi na nila, i-dismantle o gibain itong mga criminal syndicates within the government. Eh, hindi lamang kuwan yan eh. In-appoint eh. Paano yan? In-appoint niya. Di ba yun ang sinasabi natin? Sino ang appointing authority? Di ba presidente? Pirma ng pirma, sinusubo sa kanya. Sino tagapagsubo? O hindi ba si Attorney Rodriguez? Nabuko eh. Kasama si Ochoa sa mga nag-i-screen, mga kaibigan. Bakit nila kinuha yan? Di ba yan eh, mga dilawan? Mga kaibigan. Ang totoo niya, walang dilawan-dilawan sa walang hiya. Sabi ko nga sa inyo, nasa sa tao yan. Ano kinalaman ng dilawan sa katarantaduhan niya? Pagkakasama, hindi nyo na mabanggit na dilawan. Kayo nga mga gago, kayo mga loyalist eh. Hinasabi ko na sa inyo, yaan sila Marcos, yung magkakapatid na yan, hindi yan tumitingin sa loyalist. Pag nalaman pang loyalist ka, iiwasan ka niyan. Mga kaibigan, nahalata ko na yan eh, noong pa eh. Mga kaibigan, matagal na, pag-uwi pa lang nila dito, nahalata ko na eh. Kaya hindi na rin tayo lubos na nagtiwala sa mga yan. Mga kaibigan, nanonood na lang tayo sa kanila. Sapagkat wala naman yan eh. Ang importante sa kanila eh, paano ba tayo yayaman? Alam naman ninyo ang pakay nila eh. Maibalik ang mga nawala sa kanila. Yan lang ang katotohanan yan. Paano mong gigibahin yung sindikato? Sige nga, ano to? Puro statement? Ha? Puro ano, salita? Mga kaibigan? Hindi po pwede yan. Para maipakita ninyo ang tunay ninyong hangarin, maipapakita yan sa pamamagitan ng gawa, hindi sa daldalan lang. Sabi pa niya eh, huwag niyong niloloko ang ading ko. Di ba yung ading eh, kapatid yun? Huwag niyong, salitang Ilocano, huwag niyong niloloko ang ading ko. Stop trying to fool my brother. At meron daw impormasyon mula sa local sugar producers. Hindi naman kailangan ng impormasyon eh. Siyempre, paano kung yung local producer meron dyan eh, naiingit lang dun sa sindikato dahil hindi siya kasali. Di ba? Isali mo yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung kooperatiba, may mga tarantado rin dyan eh. Yung mga cooperative leaders, binibenta yung import permit sa mga smuggler. Sa bigas, ginawa yan eh. Mandaming na-demanda dyan, oh. Na-ombudsman sila. Mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, panahon ni Gloriang Macapal.
ito sinasabi nila, yun daw sugar prices ay tumaas hanggang sa 100 kada kilo dahil sa ang importasyon ay kino-corner ng mga manufacturers mga gumagamit ng produktong asukal. Ito mga manufacturers, mga pabrika na gumagamit ng produktong asukal. Sa pakikipagsabuatan sa DA officials, ang daming sindikato niyan. Customs, kasali dyan, I mean. Kasi yan, importation, saan ba dadaan yan? Oh, pero sa katotohanan lamang, kung gustong hulihin ng Bureau of Customs, mahuhuli nila kahit yan ay merong importation. Pero sa buhatan yan, sinasabi nga natin sa inyo yung paulit-ulit na paggamit ng importation permit. Halimbawa, nakalagay sa permit 300,000 metric tons. Oh, mayat maya yung gagamitin, naipasok na yung 300, patuloy na ang pasok nun. 300 ng 300, baka mas malaki pa. Pag nahuli, sasabihin nila, pag nasita, hindi, yan yung 300 Oh, pero sa katotohanan, yung ginamit na permit doon ay recycle. Alam yun ang Bureau of Customs. Minsan nga yung Bureau of Customs pa nagtuturo sa kanila Diba? Yan ang talagang kalakaran sa custom Pag ikaw, nagbabayad ka ng tamang buwis, pangkaraniwang kang importer, tama ang binabayad mong buwis, huhulihin ka ng customs. Ha? Gigipitin ka. Siyempre, pagka naabala ang produkto na pinapasok mo, marami kang pagdadala niyan di ba? Na naghihintay. Ikaw naman, mabala ka. Habang tumatagal, kasi i-hold ang kargamento mo, habang tumatagal sa custom yan, lumalaki gastos mo. Hanggat hindi ka bumibigay. Pag naglagay ka na, tsaka nila papayagang makalabas yan. Ang dami mong bibigyan sa custom pa lang. Mga kaibigan, kahit sino sumita sa iyo doon, kahit anong trabaho sumita sa iyo doon, kailangan bigyan mo lahat yan. Kaya, walang napupunta sa gobyerno. Ang naghahati-hati lang mga tauhan nila dyan. At sila pa magtuturo sa iyo dahil legal ang binayad mo. Sasabihin, magkano binayad mo? Nagbayad ako ng 300,000. Gago ka pala Bakit ka nagbayad? Kani binayad mo sa gobyerno yan, 300,000. Gago ka. Tagang huliin ka namin. Bakit? Kung ayaw mo maabalay ang mga kargamento mo at hindi mo gustong mahuli yan, di bigay mo sa amin yung 300 sa susunod. Kami na bahalang mag-distribute. Ang ilalagay na lang natin sa resibo na ibabayad mo, 5,000. Yan, mga kaibigan. Tuturuan ka na makipagsabuatan sa kanila para walang hiyain mo ang pamahalaan. Ganyan po ang customs. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yan, pati mga manufacturers nakikipagsabuatan, ha? Ang sabi niya, ito raw mga local producers ay ipinagbigay alam sa kanya, sa kanyang tanggapan, na itong paggiling ng asukal ay ginagawa 2 linggo ahead. Mas maaga ng 2 linggo para yung locally produce sugar, yung mga produce dito sa ating bansa na asukal, available to retailers by the end of the month. Para bago magkatapusan ay nasa mga retailer na.
Ang sabi ng palasyo, ito daw order na tayo'y mag-import illegal. At ngayon ay merong investigasyon na ginagawa. Investigasyon lang yan eh, mga kaibigan. Katulad nito, nag-resign na, inunahan eh. Bakit? Para humupa na yung issue. Para wag nang madawit ang pangalan ng kung sino man ang talagang nasa likuran ng maitim na planong yan. Si Kapersi Lapid, Bumabanat. Lapid Fire! Hindi po ba, mga kaibigan? Bueno, iwanan na natin yan. Nag-resign na raw, binabalita lamang namin sa inyo. Para ano, mamatay ang issue. Imbestigahan nyo lahat ng sindikato. Wala bang pinakamaganda dyan eh? Halimbawa, si Vic Rodriguez halimbawa nagpapapirma ng mga appointment. Balita natin, ang dami ng nasusuklam sa kanya. Di ba, napabalita pa nga na hinihingan niya. Di umano ng 100 million. Siya yun eh, yung tinutukoy dun eh. Kung hindi totoo yan, mga kaibigan, pagsisibakin na ninyo hanggang maaga lahat ng mga mga earlier appointments na napirmahan ni Bongbong Marcos. Hindi naman niya kilala yung mga taong yan eh. Kaya dapat yung screening committee nila, meron siyang intel eh. Kwan, yung tinatag na ano tawag mo dyan, yung counter intelligence. Pag wala ka niyan, wala. Kung talaga malinis ang hangarin mo. Lalo na, sabi nga natin, kumuha ka ng devil's advocate para maging tama ang desisyon mo. Siyempre, bubulaging ka niyan, uutuin ka. Lalo na kung marami na silang alam sa'yo, paano mong tatanggalin ng isang tao, di ba? Katulad yung mga sinasabing investigasyon ng AMLAC, paano mong tatanggalin kung sino yung tinutukoy na taong yun, mga kaibigan, kung marami na siyang nalalaman, halimbawa, pinaalam naman sa iyo ito eh. Pero ayon sa mga balibalita, mga kaibigan, lingid sa kaalaman ng presidente na meron itong mga nakunan, hindi kasali sa mga idiniklara na pondong nalikom nung bago mag-eleksyon. Bakit nga? Kasama sa sindikato, pag-aralan ninyo ang background, ang track record, kung sino yung mga taong yan. Pag-aralan ninyo ang track record. Ano kaugnayan yan, kung totoong si Vic Rodriguez ang nakapagpapa-appoint ng mga pwesto sa gobyerno, ano track record nitong mga pinapa-appoint niya? Meron ba kayong ganyan? O baka naman yung screening committee ninyo, yung sina Amping, kung sino-sino, Lagdameo, si Ochoa, nakatago, mga kaibigan, yung executive secretary ni Pinoy yun, mga kaibigan, ito ba hindi nag-usap-usap na, hindi, meron yan eh, meron nito eh, wala bang ganong nangyayari? May yung magkano Korean? Hindi ba mga Korean yung mga yan? Magkano Korean? Pano Korean? Ha? Tawag naman ni Skorap, si Eddie. Eddie ako, at saka si, ano, si, ano isa? Nakalimutan ko na eh. Si Cathy? Ano yun? Yung isang sinasabi ni Isko, alam na alam niya eh. Kabisado niya yun eh. Paano ganun na nangyari sa City of Manila? Kita nyo, nabenta ang Divisoria. Galing ni Isko, ano ha? Mga kaibigan, pinagawa yung labas ng Manila Zoo, ginulo yung loob, mga kaibigan, sumama itsura tuloy nung Manila Zoo. Ha? Pinagawa yung labas para makita may pinagagawa. Ang tanong eh, magkano yan? Magkano yung labas ng ospital ng Maynila? Puro labas eh, puro balat
ha? Kumbaga sa kwan, sa produkto, balat, binalatan ni Isko, pinaganda yung balat, mga kaibigan, di ba? Eh, pero yung loob, eh, bulok, ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pa ritong mga balita eh. Ang dami. Nagkakabukuhan na lahat ng iniwang anomalya ng nagdaang administrasyon, nagpuputukan na. Sipin mo pati itong silaw, yung sangkot sa parmali sa pag-aproba ng mga pondo para ibulsa, mga kaibigan, dyan sa iskandalo ng parmali na itong si pangalan nito, Lloyd Christopher Lau, dating ano ito, tauhan ito ni Bongo. Mga kaibigan, naglalabasan na eh. Meron na namang panibago, ha? Na natuklasan ang pamahalaan, mga kaibigan, tungkol sa mga kalukohang ginawa nito sa procurement service ng Department of Budget and Management na dati eh, namumuno si Bongo, mga kaibigan. Alakalain ninyo, ginawa pa itong, di ba, Deputy Ombudsman, itinalaga pa dyan. Sibakin ninyo yan. Sangkot yan eh, tinalaga, mga kaibigan. Eh, lalabasan na oh. Kung talagang walang intensyon itong administrasyon na to na ipagpatuloy ang kawalanghiyaang nangyari sa sinunda nilang administrasyon, abay pagsisisibakin ko lahat yan. Sana kundi mga nasangkot siya. Sangkot siya eh. May nagsasuggest, dapat daw, imbes na cable car, para hindi magastos, eh bagging na lang ang ipropose ni Robin Padilla, ha? Na mahilig dumila. Si Robin Padilla. Eh, pagka bagging home, pinag-usapan natin, abay, hindi pwede. Bakit? May copyright na yung paggamit ng bagging. Sino ho may ari ng copyright niyan? Eh, si Lito Lapid. Hindi nyo ba alam? Kinuwento ko na ito eh. Mahilig sa bagging yan, kaya pati dun sa pelikula nila dun sa, yung palabas nila sa, ano yun? Ang probinsyano, di ba? Oh, eh, panay yung bagging yan eh. Di ko alam kung may lahing unggoy ito eh, mga kaibigan eh. Baka maniwala tuloy tayo, tao nang galing sa unggoy eh. Alam nyo, si Lito Lapid, nung yan eh, governor dyan po sa Pampanga. Ha? Nagkwento sa akin yung mayor doon eh. Oh. Eh sabi, alam mo ba yung pinsan mo? Sabi ko, bakit to? Di, akalain mong binutasan nila yung kwan? Yung, ano ito? Yung bubong ng kwan ng Kapitolyo. Oh, bakit? Abay, nag-shooting. Silang mag-aama, nag-shooting doon. Oh, binutas nila yung kwan kay Same. Kasi nag-bagging sila ron, mga kaibigan. Ayun, naisipin mo. Kaya yan, huwag nyo nang agawin. Yan pan, kung may magpapanukala ng bagging at hindi cable car, abay, kay Lito Lapid yung bagging. Yung cable car, kay Robin Padilla yun, mga kaibigan. At suggest na rin natin kay Robin, tsaka dito kay Lito Lapid, eh, panukala mo naman yung mga footbridge. Di ba may footbridge? Kasi mahirapan tumakbo dyan ng cable car, kung may footbridge, tatamaan yun, di ba? Bababangga yun eh, pati skyway. Kailangan gibain natin ang skyway para magamit yung kwan. Yung cable car ni Robin Padilla, kailangan eh, gawin nating makatotohanan yan, hindi pwedeng drawing yan. Ha? O eh, yung mga footbridge naman, gawin namin nating padulasan yun, di ba? Lagyan nyo ng padulasan para kumpleto, Disneyland.
kritik tong mga taong ito magpanggap o. Oh. Hindi mo alam kung Disneyland ang gustong gawin sa Pilipinas o ano eh. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko.